Pag-uusapan naman natin ang signs na marunong ka sa pera. At kung lahat ng sign na ito ay mayroon ka, congratulations, siguro ay payaman ka na. Number 1. May steady flow of income ka at alam mo kung magkano ang kinikita mo. Isang magandang sign na marunong ka sa pera ay kung consistent o tuloy-tuloy ang pasok ng pera sa'yo, siguro ay marami kang sources of income like may business ka, maayos na trabaho at investment. Meaning, inaalagaan mo ang sources of income na ito, kaya di ka problemado sa pera. At kung may gusto kang bilhin, ay alam mo kung magkano ang kaya mo bayaran. Number 2, alam mo kung magkano ang gastos mo. Kung alam mo kung magkano ang kinikita mo, ay dapat alam mo rin kung saan mapupunta ang pera mo. Sa paraan na ito, ay nakikita mo ang cash flow at kung saan gastuhin naka-allocate ang pera mo. Malay mo, may mga gastos ka pala na di importante na pwede mong alisin sa expenses mo. Number 3, kaya mong bayaran lahat ng bills mo. Di ka problemado sa kung saan ka kukuha ng pera para pambayad sa mga bills mo. Ito ay malamang marunong ka sa pera. Kung kaya mong bayaran ng bahay, sasakyan, utilities, tuition fee, at kung ano pang importanteng bayarin na di mo kailangan mangutang para mabayaran ito, then sasabi kong marunong ka sa pera. Number 4, kaya mong bilhin ang mga bagay na gusto mo. Ito ang pangarap ng karamihan. Di ka nag-worry kung afford mo ang isang bagay o kaya mong bilhin yung damit na gusto mo nang di mo ito inuutang o nasisira ang budget mo para lang mabili ito. Number 5, nakakapag-ipon ka ng pera. Alam mo yung feeling na kaya mong bayaran lahat ng bills mo at kaya mong pang bilhin yung mga bagay na gusto mo tapos kaya mo pang makapag-ipon ng pera ay masasabi ko na marunong ka din sa pera. Number 6, pinag-iisipan mong mabuti ang pagbili ng mamahaling bagay. Bago ka bumili ng mahaling bagay tulad ng bahay o sasakyan, inaalam mong mabuti yung presyo at advantage nito. Kung bibilin mo ang mga ito, kasabay ang iniisip mo rin kung paano mo ito ma-afford at ilang buwan bago mo ito kayang bilhin. Number 7, nag-uusap kayo ng partner mo na tungkol sa pera. Importante na open kayo sa isa't isa tungkol sa pera. Dapat alam nyo yung financial situation nyo at kung ano ang financial vision nyo sa mga susunod pang taon. Number 8, may insurance ka. Maraming aksidente ang nangyayari araw-araw. Pero di ka mo nababahala kung sakaling may nang mangyayari sa'yo dahil may insurance ka. Kung sakaling maaksidente ka at di mo na kayang magtrabaho, pwede ka rin maglagay ng insurance sa business kung sakaling malugi ito. May emergency fund ka. Ang pagkakaroon ng emergency fund ay tulad ng pagkakaroon ng superpower sa tunay na buhay kasi ito ang last resort mo kung sakaling magkaroon ng problema ang iyong financial plans. Number 10, may pundo ka para sa mga sales. Walang masamang mag-abang at magtabi ng pera para mamili ng mga bagay na naka-sale o naka-wholesale. Kaya sikapin na magtabi ng pera para dito kasi alam mo na kapag bumili ka ng naka-sale o maraming makakatipid ka. Di mo rin kailangan magpabalik-balik sa supermarket kaya nakakatipid ka rin sa oras. Number 11, di ka tumigil sa pag-aaral. Alam mo na marami ka pang bagay na di alam kung tungkol sa pera. Kaya patuloy ka pa rin nagbabasa ng libro, panonood ng makabuluhang videos at humihingi ka ng advice sa mga financial advisors at mga financial expert pagdating sa kung paano i-manage ang tama ang pera mo. Number 12, may investment ka. Maliban sa pagtatabi ng pera, ay hinahayaan mo rin ng pera mo ay magtrabaho para sa'yo sa pamamagitan ng investing. Kasi alam mo na pagdating ng panahon na di mo na kayang magtrabaho, kaya importante na may pera pa rin pumapasok sa account mo maliban sa pension mo. Number 13, gumagawa ka ng listahan bago mag-grocery. Ugali mo na
gumawa ng listahan bago mag-grocery para alam mo agad ang kailangan mong bilhin at di ka mapabili ng di mo kailangan. Number 14, binabayaran mo on time ang credit card mo. Normal lang naman ang magkaroon ng credit card, basta ang importante ay mababayaran mo ito sa oras para makaiwas sa interest at late payment fees. Number 15, nagsimula na ka na mag-ipon para sa retirement mo. Kahit bata ka pa lang, like nasa 20s ka pa lang, ay sinimulan mo na ang pagtatabi para sa retirement mo at may idea ka kung magkano ang kailangan mo para makapag-retire. Dapat clear ang goal mo at alam mo kung kailan mo ito ma-achieve. Tandaan na ang goal na di malinaw ay walang plano, ay isang panaginip lamang. Hanggang sa susunod muli, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang video.